parang nagaganap ngayon sa buong mundo, no? Yung lahat ng mga uprising na nagaganap ngayon sa North, no? Africa, sa Middle East, and things like that, no? So that was the time, no? Na kung saan I was trained. At in fact, noong 90, nag-lead sa aming formation, kaya merong, meron ba si ICN dito? Kaya merong Marian School of Theology. Produkto ito ng gulo namin sa San Carlos Seminary. Nung panahon yun, nag-aaway yung progressive at saka conservative. Hanggang nakialam yung cardinal ng Maynila, si Cardinal Santos. No? Pinalaya siya mga propeta. Gusto niya resolvehin yung away, kaya lang hindi solomenic yung kanyang desisyon. Ano? Solomenic, yung panahon ni Solomon kasi may problema. May batang pinag-aaway ng ina, dalawang ina. Sabi ni Solomon, sige, hatiin yung bata, no? Para masatisfy. Sabi ng isang ng tunay na ina, huwag lang po, ibigay niyo sa kanya. Kaya solomenic, no? Nung panahon ni Cardinal Santos, hindi solomenic. Ginawa niya, para matapos yung gulo, pinalayas niya yung mga progressive at tinira yung mga conservative. Ngayon kami naman mga seminarista, by that time, kalalabas lang ng justice in the world, no? Sino the bishops na sinasabi na to work for justice is a constitutive dimension to the proclamation of the gospel. Nakialam kami sa gulo. Nanindigan kami na mali yung desisyon, nakiusap kami sa kardinal na kung pwede ay i-resolve ba yung kwadok ng policy ng mga progressive and take that. Ang kawa naman ng kardinal, pinalayas din kami. So, si ICM yung mga professors namin na. Kaya nangyari, naalis kami. Minintay naman namin yung aming sitwasyon. At kaya natayo yung Mary Hill School of Theology. Natayo yung tahanan ng mabuting pastor. Marami pa mga seminaries yung naganap na. So that was 1971. So yun yung panahon I was ordained. O yun ang bagay. And then I was ordained 73. That was a year, no? After martial law. 72 kasi yung martial law and things like that. So yun yung ano, yun yung panahon I was ordained and things like that. Ngayon yung sinasabi kong unang confusion sa call, that was 75. Maliwanag na sa akin yung Church of the Poor at that time and things like that, the preferential option of the poor, yung ganang bagay. Kaya lang hindi masyado rin maliwanag sa akin. Okay lang yung ganung theology, ganung framework, pero ano ba yan? No? Hanggang finally, merong mga workers na at mga organizers sila. Kinumbida ako na sumama dito sa isang lugar dito sa Makati, no? Na kung saan merong demolition of houses ng mga squatters. So sumama naman ako. Pagdating doon, tiyempo-tiyempo nagkaroon ng demolition. And there was a big church at the back and demolition. So lahat kilos ng kilos, no? At ang mga questions na tatanong ko noon, ano gagawin ko sa gintong lugar na ito, no? Hindi naman ako kilala ng pare, no? Kung may nakakakilala man yun, ilang kasama ko lang. Pangalawa, meron simbahan doon sa likod kong pakalakalaki, mukha na mawalang pakialam, no? And everybody was moving, and I was just caught in the center of the whole thing. Do not know what is going on. So, nandun lang ako, nanonood, dinadama ko ng situation and things like that. Hanggang finally, nung isang gabing yun, hindi na lang ako umuwi sa amin, sumama na lang ako doon sa organizer na kasama ko. And I realized, nung pag-uwi namin, kung saan kami umikot, no? Kung saan kami pumunta, doon ko naintindihan unang-una yung tinatawag na underground house, na huge house na sinasabi nila. Parang kasi ng martial law. So, kwentuhan and things like that. So, hanggang finally, my interest to the whole thing, the development and things like that. So, ang ibig ko sabihin, itong pagtugon sa kalagayan ng ating mga mamamayan is a demand of faith, no? Getting away from that. I think napakaliwanag ng mga panuntunan ng simbahan, mga sinasabi ng simbahan, mga sinasabi ng ating pananampalataya, magiging ng banal na kusarap at karanasan ng Kristyanismo sa buong daigdig, no? Na yung pagtugon ng pakikisa at pagsama
sa pagnanais ng mga tao natin na magkaroon ng isang buhay na mapayapa at buhay na sagana ay isang tungkulin. At lalo sa konteksto ng Pilipinas. At dapat nating magawa, at least sa ating generasyon, sa kasalukuyan, kasi kung titingnan natin, may malaking kabiguan, no? Hanggang sa kasalukuyan, yung ating simbahan, no? Sa ganitong kalagayan. Kasi kapag sinuri natin yung ating mga simbahan, no? Yung ating mga institusyong simbahan, kung paano naging papel niya sa pagdanais ng ating mga tao sa pagbabago, ang malaking panahon at malaking bahagi ay pakikiisa sa pangapi. Pakikiisa sa o collaboration sa tinatawag natin mga istruktura, mga pamamaraan, mga bagay-bagay na nagpapalalim, no? Sa kaapihan ng ating mamamayan kaysa nagpapalaya sa panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng Martial Law, at maging sa kasalukuyan. Maging sa kasalukuyan. Doon sasabihin natin, kahit yan yung main current, meron naman undercurrent, no? Na sa panapanahon ay lagi naroon din naman, no? Halimbawa, yung panahon ng kaapian ng mga Kastila, nandiyan yung mga Hermano Pule, nandiyan yung Gambursa, nandun pa iba't ibang mga pare, at maging yung tinatagin natin IFI nga sa kasalukuyan, ano? Isang patutuyan kung paano sa panahon ng mga kaapian ay merong counter-current, no? Ng mga Kristiyano at mga mananampalataya na sa linaw ng kanilang pag-unawa sa kanilang pananampalataya tumugon sa tawag ng panahon. Pero in the main, no? It is a collaboration, no? Na nagyanap. Kaya itong current na ito. At maging nung panahon ng kagipitan ng martial law. Now it can be said, no? Now it can be said. Nung ipinaksak ang panahon ng militar na halos lahat ng kilusa ng mga mamamayan, lalo na yung mga mahihirap ay halos hindi makatindi, no? Dahil yung biglang pataw ng batas militar, talagang nagsira ng lahat ng komunikasyon, nagsira ng lahat ng pag-facilitate ng mga bagay-bagay, malaking naging bahagi ng mga taong simbahan, no? Para ma-maintain yung tinatawag nating kilusa ng pagbabago sa Pilipinas, no? And things like that. Maraming mga taong simbahan, no? We have a long list of martyrs, no? Na nagbigay ng kanilang oras, talino, panahon para dyan. So isang bagay yun na maging sa kasalukuyan, kaya natin maganap, no? Kaya natin magawa at dapat ko. Ngayon, making a decision to be with our people, no? Sa kanilang quest for freedom, for democracy, for justice, for integrity of freedom, hindi siya isang madaling bagay. Lalo na sa ating mga mananampalataya, lalo na sa ating mga taong simbahan. Kasi meron tatlong laging burning issues, no? Na kinakailangan nating harapin. Kailangan nating tugunan. Kailangan nating makita, no? Sa liwanag ng pananampalataya, paano ba siya i-resolve yung mga bagay-bagay niya? Kasi hanggat hindi natin siya kinukomprom, hanggat hindi natin sinasabing bilang mga taong simbahan, dapat natin siyang harapin, mahihirapan tayo lagi. Una dyan yung question ng revolutionary violence. Pag sinabi natin revolutionary violence, ang antithesis yan, yung tinatawag na institutionalized violence. Ang institutional violence, yun yung ginagamit ng mga nasa kapangyarihan, lalo na ng Estado, para supilin yung mga mamamayan. At yung revolutionary violence naman, yun yung ginaganap at ginagamit na option, no, ng ating mga tao, lalo na mahihirap para iisulong yung kanilang karapatan at pakikibaka. Well, sa moral theology, mayroong tinatawag na morally acceptable values at mayroong tinatawag na morally desirable values. So, morally acceptable and morally desirable. Yung morally desirable, ito yung love, justice, freedom, no? You desire. Talagang kumbaga yung desire. Pero may mga tinatawag na morally acceptable na hindi mo siya dinidesire. Pero
natatanggap, no? Given the situation. Given the situation. At doon mo i-contextualize yung revolutionary violence. Hindi siya desirable value, but can be morally acceptable value. Pangalawa, pag tinignan mo naman sa, well, maging from the life of Jesus, no? Walang clear cut, no? Clear cut na masasabi mo, anong posisyon ni Jesus, no? Tungkol yan. Pwede natin sabihin, given the time Jesus was living here, that was not a question that has to be addressed by him. Kasi kahit na we believe Jesus as the Son of God, he was living a certain time of history, no? Na dapat maganap. Ang isang very clear, no? If violence was condemned by Jesus, it is the institutionalized violence. It is the institution, kasi at that time Jesus was living, there was the Roman Empire, they were governed by a foreign power, at merong paggamit, no? Ng state, no? Ng kanyang kapangyarihan at violence to suppress the people. At kung sa bagay naman, if you study, no, yung composition of the first 12 apostles, ay merong mga tao doon na pwede mong sabihin belonging to a revolutionary group at that time, no, ng Judas the Zealot, no, na at in fact confusing at one time Jesus is saying, I tell you go around, no, preaching the good news, bringing nothing, and at the same time telling you, I tell you now, no, kung wala kayong itak, bumili ka na itak, no, and things like that, no. So we can just say as far as the life of Jesus is concerned, if there is violence that was condemned, ayon institutionalized violence. Pero yung probable revolutionary violence, that there was no clear, no, condemnation, that can be explained to this, that was not yet the question of the hour, no? But there was no resistance also, kasi yun yung may mga punto na maging sa kanyang close associates, no? Ay may mga ganong bagay. So kumbaga kung titignan mo doon, hindi doon yung punto, no? At pangatlo, ako, this is now very personally for me, no? It's not something I personally desire, but I keep on telling people, no? If I'm asked about it, that is something I cannot morally make judgment as far as the experience of people who have opted to that. Kasi iba yung kanilang political experience to my own political experience. Halimbawa, ang political experience ko kasi, lalo sa inabot ko ngayong public image, no? Hindi ko alam kung alam niyo yung public image, pero public image ko, pag may nagsalita, they know from where I'm coming from. Ano yung aking mga sariling bias and things like that. No? This is my strength, no? Strength, at the same time as a projection, no? Halimbawa sa isang big gathering ng kung sino-sino mga tao doon, alam naman pag nagsalita ako, ay ko, ano? Sa media, why I'm always quoted, I think marami sa mga media people ngayon pretend to be very democratic, no? Yung iba naman ay talagang yung tradition ng democracy is always there. At alam nila sa public idea ngayon, kung maraming nagsasalita, at they would like to hear a certain view, they will look for me. No? Kung baga, hindi kompleto yung public democratic debate, kung from what I publicly perceive ay hindi maririnig. Pangalawa sa usapin ng projection, ay nga, that is quite. Halimbawa, ang sinasabi kang political experience ko kaiba sa political experience ng iba. Yung mga workers kapag nag-i-strike, which I'm very much involved, talagang one eh, yung mga police handa silang hagupitin, handa silang saktan and things like that. Ako kahit papaano, kapag ka nasa rally ako, inaalis ako ng police, no? Bago nila banatin. Well, siguro mo, may putin ng buho ko. Pangalawa, medyo maingay, no? Medyo nabanat ko. Sa ordinaryong magagawa yung ginulpoy, that is common already, no?
Pero kapag si Father Jody said, medyo kahit papaano, eh, hindi naman masyado nasaktan, pero dumain na nasaktan, medyo news yan, no? Kaya ganun lang. So iba yung aking political experience, sa political experience sa mga magkaka, lalo na mga magsasaka, no? Kung paano pa. Kaya kasi sinasabi ko, I cannot make moral judgment as far as political experience ng mga mamamayan, lalo na yung mga mahirap. Pangalawa yung question ng faith and ideology. No? Well, una-una isang maliwanag na sinasabi ko. Bilang mga Kristiyano, you do not need an ideology para mag-commit. The Christian faith is enough already para kayong dapat mag-commit. That is the demand of the faith. Kaya lang, hindi naman totoo na walang tao walang ideology. Lahat naman tayo may ideology. Kasi sa pinang naman ng ideology ay meron kang standpoint, meron kang viewpoint, meron kang methods. No? Doon lang yung nagkakaiba. No? Ang standpoint mo, saan ka tumitindi? Kung tumitindi ka para sa mayayaman at makapangyarihan, that is a standpoint. At yun yung magdedetermine how do you, ano yung viewpoint mo at ano yung methods mo. Kung ang standpoint mo naman ay sa usapin ng mga mahirap, no? Meron kang preferential option to the poor. At you accept the demand, yung kanilang aspirations is legitimate, dapat mo pa. Yun din yung viewpoint mo at yun din yung methods. No? Pangalawa, ang ideology, no? Ay hindi binibigay ng faith, hindi binibigay yan ng science. Kasi binidetermine lang naman niya kung ano yung analysis ng situation. At sa analysis mo ng situation, yun yung nagdidiman ng other things. At sabi ka, maging sa analysis of the situation, halimbawa yung preserve ni saling data, no? Pwede naman po yun eh. It's the same data, pero depende from what standpoint you begin to analyze at saka understand the data. Kapag ang standpoint mo ay sa mahirap, ano mang sinasabing ganda ng ekonomiya, hindi yan totoo. Pero kung ang standpoint mo nasa status quo, the same point, pero ang pagtingin mo sa kanya ay gano'n. So yun yung question ng faith and ideology, no? Na eventually ay merong dapat tayo. Hindi siya isang bagay na nagbabangga. No? Isang bagay siya na dapat mag-complement. At ano sa ating mga Kristiyano, we have all the goodwill, pero goodwill is not enough. Kapag ang goodwill lang tayo at nag-condot, ay we may be doing many, many things pero walang direction at walang pupunta. At yun yung halaga ng ideology. And then yung third point, yung question ng Christianity, Marxism, and capitalism. Isang unang bagay na dapat tanda natin, dito sa tatlong ito, no? Although you may be saying that Christianity is not ideology, but for the purposes of discussion, let's put it along that way, no? Unang-una, dapat tandaan, merong irreconcilable differences itong tatlong to. It is dishonesty, intelligent dishonesty, pag sinabing walang differences, mayroon. No? Pangalawa, kahit may mga differences na dapat pag-usapan, pagtalunan, at pagkasundan along the process, meron pwedeng pagkasundan at this point in time in our Philippine history. No? Ano yan? Lahat naman yan merong claim to progressiveness. No? Christianity as the movement of the oppressed at the time of Jesus, capitalism when it was still a feudal state, no? Marxism sa kanyang mga theoretical ay merong magandang bagay. Ikalawa, yung question ng common good, human dignity and human person, these are one from the progressive framework of this tatlong ito ay merong pagkaisahan. Kaya may pwedeng pagkaisahan. Ngayon, may mga differences. Ang mahalaga lang, yung differences, i-resolve natin, not in a boardroom, not in a classroom. Resolvehin natin sa buhay ng mga mamamayan. Kasi dun sa pakikiisa natin, pagsama sa buhay ng marami sa tingin natin, pinagkakaibahan at pagkakasundo eh. O marami mga bagay, haka-haka, na hindi naman totoo. Pero at the same time, mayroong mga hindi pagkakasundo. Tingnan natin, pagdibatihin natin habang tayo ay nagkakaisa, para isulong ang common good, dignidad ng mamamayan, dignidad ng tao, and things like that. Ngayon, kung usapin lang ng talakayan, walang problema yan, no? Kahit magdamag, maghabang magtatakay, ang dapat lang iiwasan yan, merong isang, halimbawa,
the state will use, no, yung violence, ay mag-i-invite yan ng revolutionary violence na dapat maganap. At dito yung panghuli, halimbawa sa context ngayon, yung peace talks, no, ay isang pwedeng pagkaisahan ng mga Kristiyano, ng mga capitalists, naging ng mga Marxists. Paano natin isulong, no, yung peace talks? Kanina in-explain na, lalo na yung peace talk ngayon, under the new government, ng pag-uusapan ito yung socio-economic reforms or program, pwedeng pagkaisa niya. And then my last point is this. As I said, sa pagtugon natin para samahan, pastorally accompaniment our people in their quest for freedom, for democracy, for integrity of creation, for justice, this is no birthday party. Hindi siya birthday party. Within our institutions, within our dioceses, within our families, there will always be questions, there will always be apprehension, there will always be, at times nga, kasi because of, pag tiningin mo yung mga questions because of interest, no, na pinaprotektahan, hindi siya madali. At maging kapag nandun na tayo, no, may mga panahong tama ba o mali? May mga panahon sabihin mo, ako binasa tamang direction mo, hindi. No? Ako personally, ang solusyon dyan. No? Kapag dumating yung mga panahon ng agam-agam, yung mga panahon ng takot, yung mga panahon sinasabi sa atin, you're just wasting your time. Why not? There is other options. There are other possibilities. There are other invitations. No? Ang laging susi dyan sa mga panahon ng confusion, sa mga panahon ng pagtatalo, sa mga panahon na kumbaga hindi malinaw yung mga bagay-bagay, yung dalawang bagay, sum up your experience. No? Sum up, sit down, sum up the experience, and at the same time, tuloy-tuloy na pagbabad sa mamamayan. Kasi yung tuloy-tuloy na pagbabad sa mamamayan, ang laging magiging strength, no? Na marami kang pinagkakabalahan, marami kang mga agam-agam na sa iyong utak, pero ang katotohanan, ang mamamayan, lalo na yung mga organized groups natin ng mga may hirap na kumikilos, tuloy-tuloy sila. Kasi sila naman ay nasa isang sitwasyon talagang kumbaga pagtitiwalaan mo na, na ang kanilang ginagampanan, yung kanilang ginagawa at nais gawin ay nasa laging tamang direksyon. Kasi sabi ko nga, sila yung mga taong umabot na ibigay ang lahat sapagkat wala namang mawawala sa kanila kundi yung kanilang pagkakatali sa kahirapan, yung kanilang pagkakatali sa tinatawag natin kaapihan. No? At they have everything to gain, not only for themselves, but for their generations that will come after them, their children and grandchildren. At again, tingin ko, yun ang ating sitwasyon sa kasalukuyan. And this is the challenge. And I keep telling on myself, no? Kung meron mang isang bagay o pinagpapasalamat sa Diyos at lagi kong ipagpapasalamat. Buhay ako ngayon, pare ako ngayon. Hindi ako buhay kahapon, hindi ako pare kahapon, at hindi rin ako buhay para bukas at pare para bukas. Ngayon ako nabubuhay at ngayon ako challenge. And these are challenge. These are, kung masasabi na, these are extremely trying times. These are extremely difficult times, but very challenging times. At dahil doon, this is a time we have to be thankful, I have to be thankful na ako'y buhay ngayon at ako'y pare ngayon. Yun po lamang at maraming salamat sa inyo. Salamat po, Father Joe, sa inyong pag-share sa amin ng pagkikigong isang pastoral accompaniment. Gusto kong